Nalalakihan si Marie sa mga online bank transfer fee na ibinabayad niya kada transaksyon para sa kanyang food kiosk. Anya, habang dumadami ang kanyang transaksyon, lumalaki din ang kanyang gastos. Kung mayat-maya, meron din kaming transaksyon. At mayat-maya din naman, yung service charge na yan, kawawa naman kaming maliliit na negosyante. Mas maganda kung standard ang rate. Ganito rin ang tingin ng delivery rider na si Joel. Gumagamit siya ng online transfer para makuha ang kanyang kita. Alam ko, 15 po ata or di kaya 25. Depende sa transaction mo kung ilang beses ka nagtra-transact. Siyempre sir, para sa amin, malaking bagay yun. Malaking bagay yun yung 25 pesos na yung 15 pesos na ano. Pandagdag na rin sa amin yun, panggas na rin yun eh. Sa hirap po ng ano, hirap kumita. Sa website ng Bangko Sentral, makikita ang mga fee. May mga bangko na in-offer ang mga online transfer na libre, pero meron ding may charge. Ang pinakamalaki na InstaPay fee para sa mga transaksyon na aabot hanggang 50,000 pesos ay nasa 30 pesos kada transfer. Para naman sa mga transaksyon na mahigit 50,000 pesos, sa PesoNet na ito dumadaan. At ang pinakamalaking fee ay umabot naman ng 2,100 pesos kada transaksyon. Iminungkahi ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda sa Bangko Sentral na dapat lagyan ng cap o limit ang mga bayaring ito, lalo't hirap ang marami na pagkasyain ang kita dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Hindi naman po pwede na the banks have undue bargaining position. I'm waiting for the response of the BSP. Because they're proper regulator to answer for this. Sang-ayon dito ang personal finance professional na si Fitz Villafuerte. Anya, dapat linawin din ng mga bangko ang dahilan sa likod ng mga fee. Naiintindihan natin na may gastos sa mga financial institutions yung pag-offer nitong service na to. Ang gusto ko dito ay pag-aralan, tingnan. Kasi sa tingin ko sa ngayon, kung ano lang yung naisip ng mga bangko or financial institutions na i-charge ay yun yung binabayaran ng mga consumers. Dagdag niya, kahit libre ang mga consumer na mamili ng kanilang bangko base sa transfer fees, pabigat pa rin ito. Yung mga consumers, hinahabol nila kung saan pinakamaliit yung fee. And unfortunately, may mga digital banks or financial institutions na nag-o-offer ng mga promo na napakamura ng fee or libre, pero for the first 2 months lang, 3 months lang. So yung mga consumers, after mag-end yung promo, hanap na naman sila, transfer na naman ng pera nila. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, dumadaan sa BSP ang InstaPay at PesoNet fees. At kung may mataas man na fee, ito ay dahil sa iba-ibang paraan ng pagnenegosyo ng mga bangko. Dahil sa pandemya, naging laganap ang online banking. Ayon sa datos ng BSP, umabot ng mahigit 548 billion pesos ang halaga ng PesoNet transactions noong Hunyo. Habang ang InstaPay umabot ng mahigit 284 billion pesos sa parehong buwan. Sinubukan naman ng ABS-CBN News kuna ng pahayag ang BSP pero hindi pa ito sumasagot tungkol sa issue. Warren De Guzman, ABS-CBN News.